ang unang beses na makakaharap ni Connie si John Ray sa kanyang pinakamalubhang kalagayan. Dito sa Barrio Piñan, Zamboanga del Norte namin natuntun ang tahanan ni na John Ray. Sa aming pagtuloy sa loob, ito ang tumambad sa amin. Hi, Red. Kamusta ka na? Okay na, mag-bukay po na. Tanging malalamlam na tinig ang tumutugon sa aming mga katanungan. Kailan ito nagsabi na ano kung gusto ko itong babae na itong ligawang ko? Noon na paket na kami, bumili ako ng buko. Tapos sa lakaran ng pagbabarkada, kami yung dalawa na huli. Siya nanguhuli pa sa akin na ako maraming bit-bit. Bilisan mo naman kasi tayo lang nanguhuli mga siguro limang lipa mula sa mga barkada natin. Nandun na sila tayo wala pa. Nagagalit sa akin. So, pagka alam mo, sabi niya gano'n. Ikaw, sige, magbuko ka na lang. Sabi ko, gano'n. Bigla siyang natawa. Kung buko lang pala ang katapat mo, sabi ko, gano'n. Kaya, sabi ko, buko pa yun ang tawag sa akin. Sabi ko, gano'n. Kaya yun, simula nun, tinetext ko na siya. Anong pa, hiningin ko number niya, tinetext ko na siya. Ramdam namin ang malaking panghihinayang sa pag-ibig na iniwan niya sa Maynila. Gayunpaman, mas pinili na lamang niyang palayain si Connie sa kadahilanang hindi na niya maibabalik pa ang dating matipunong binata na minahal ng dalaga. Sobra, hanggang ngayon nga, umisip ko rin siya, wala akong magagawa. Ganun talaga. At sino pa naman daw ang iibig sa isang lalaki na mabibilang na lamang sa mga daliri ang itatagan sa mundo? Yun nga, may stage for every cancer daw ako, tapos parang mahirap din kwento. So yun, may tinaningan lang siya ng tinaningan na siya ng buhay. Sabi nung doktor, I think am I right yung hindi na siya abot ng isang buwan, sabi nung doktor. Mabigat marinig ang bawat bitaw ng salita ni John Ray. Pero ito ang katotohanan ng buhay na pinapasan ng isang lalaking minsang umibig at nagmahal. Pupay, tipot ko lang dyan. Magagaling din ako. Yung pangako ko, babalikan kita, babalik din ako. Sabi ko sa kanya. Tapos, nagkubusan na lang lahat. Yun lang. Kasal ka lang. Ang hindi batid ni John Ray, hindi sapat ang isang malubhang karamdaman para ibaon siya sa limon ng babaeng gagawin ang lahat, makapiling lamang siya. Si John Ray, walang kaalam-alam. Si Connie, hindi batid ang dadatnan. Mahigit sa taon kami. So, pinagsamahan namin. Sayang naman. So, kailangan kong iisi na sabihin sa kanya. Masaktan siya. Kaysa naman makatatari ng buhay niya sa akin. May cancer na walang pag-asa. Tinanggap mo ba yun? Oo, anak mo. Mahirap para sa akin. Pero, inano ko din po na kung iyon po ang kakaligayan niya. Tatanggapin ko, pero para sa akin, siya pa rin yung boyfriend ko. Tantay ko lang ako. Kung may larawan ang salitang pag-ibig, wala nang iba yun, kundi ang tagpong ito. Mahigpit ang tanga nila sa isa't isa. Damang-dama ni Connie ang kalbaryo ni John Ray. Pero alam niyang kahit pilit siyang pinalalayo ni John Ray, sa isang tao niya lang iniaalay ang kanyang pagkatao. Sa puntong yun, iniabot namin ang isang regalo na si simbolo sa kanilang pagmamahal sa isa't isa.
Thank you.